Ayan, syempre, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ako po si Dindo Balyao, ang inyong kalingap, isang reactor. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito. Ayan, kayo po ay maghahabal-habal na naman. check natin. Maayos ang ating seatbelt dahil bawal po ang walang seatbelt dito kahit pasahero. Dapat ay sumusunod sa batas. So pag-usapan po natin, wait lang, bago ang lahat pala, kumusta po? Binabati po natin ang ating Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalinga Prab. Yan, patuloy po natin suportahan ang kanilang mga YouTube channel. Panoorin po natin ang kanilang mga videos. Opo, dahil ang kanilang mga kinikita po, no? Ang malaking porsyento po ng kanilang mga kinikita ay napupunta po sa ating mga kababayan na higit po na nangangailangan. Yan. Mega love shoutout din po sa ating mga kasamahan ng mga reactors. Siyempre, kumusta po kayong lahat sa ating mga kababayang OFW na patuloy po na lumalaban sa hamon ng buhay. Yan, kumusta po kayong lahat? Yun nga po, no? Pag-usapan po natin ito hong ginawa hong ano, no? Sorry, no? Ang pagpapaagpang ginawang public apology po ni Sangkay Lons TV. Oho. Siya ho ay humingi ng pasensya, ng sorry sa mga tao na sa palagay niya po, no? At sa palagay po ng ating mga kababayan ay na bitawan niya po ng mga salita na sabihin na natin na hindi ho gaanong maganda, ano? Pinangalanan niya po si Ate Maylin, si Lola Ligaya at si Ate Lydia, opo. At saka si ano, si Kabayan USA. Yan po ang kanyang mga pinangalan ng tao na kung saan po ay siya po ay nag-public apology sa mga taong 'yan. At sana po, no? Tanggapin po, no? Na mga taong ito na kanyang pinangalanan ang ginawa pong public apology ni Sangkay. Makikita naman po natin na siya po ay sincere sa kanyang mga sinabi, na aminado po siya na siya ay nagkaroon din ho ng pagkukulang, nagkaroon din ho ng mga sabihin na natin na siya ay nagkamali, kaya nga ho siya nag-public apology. Ano po? So yung mga taong yan, ano ho, syempre hindi ho kasama yung iba dyan. Ano? Yung ibang mga sabihin na natin eh kabakbakan siguro, kabanatan, no? Ni Sangkay Lons TV at ng ibang mga reactor siguro na rin, no? Kasama na ako dyan. Hindi ho niya sinama dyan, no? Yung mga taong yun. At alam naman po natin na siguro eh personal niya yung decision yun na hindi sila isama. So inire-respeto ko po yung kanyang ginawa at sinasaluduhan ko po si Sangkay Lons TV sa kanyang ginawang bagay na ginawa na yun na pagpapakumbaba at pag-amin sa kung siya man ay nagkasala, kung siya man ay nakasakit ng damdamin, kung siya man ay may mga nasabi, ano, sa mga taong ito. Hindi naman po mahirap magpatawad, hindi rin po mahirap ang humingi ng kapatawaran kung alam naman natin na nararapat itong gawin. Ano po? Kung alam naman natin na ito ay makakapagpalubag po ng ating kalooban, no? Kung ito ay makapaghihilom ng mga sugat na nasaktan, mga sugat, no, ng mga damdamin na nasaktan, eh mas maigi po, no? Ito ay magandang sinyales. Ito ay magandang
kaparaanan po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, na gawin po ang bagay ng pagpapakumbaba. Oo. Dahil po ang pagpapakumbaba po, ano, ay isang magandang bagay, isang magandang pag-uugali, isang magandang katuruan ho na itunuturo po, no, na nakasaad po sa ating banal na aklat. At ganun din po ang yung mga nagtataas o yung mga nagbababa sa kanyang sarili, no? Alam naman po natin na nakasaad din po sa ating banal na aklat na ang mga nagtataas po sa kani-kaniyang mga sarili, kani-kanilang mga sarili ay ibinababa po yan ng Diyos. At yung mga nagbababa naman po sa kanilang mga sarili ay itinataas naman po yan ng ating Panginoon. Kaya po napakasarap po sa pakiramdam, no, ang ginawa po ni Sangkay, no, na siya po ay humingi ho ng kapatawaran publicly ho. Napapanood po yan ng buong mundo. Mahirap pong gawin yan, no, para sa mga ibang tao na siyempre ho, kung ang paiiralin po natin ay ang ating pride, ang ating prinsipyo, ang ating pinangahawakan na alam niyo naman huni na may mga tao po na may mga maprinsipyo po talaga sa buhay. May mga tao po na talagang aabutin pa, no, ng ilang taon bago nila gawin yung ginawa ni Sangkay, o bago pa talaga yung dumating doon sa punto na talagang hindi umubra yung prinsipyo na kanyang ipinaglalaban, yung pride na kanyang ipinaglalaban, hindi na talaga uubra, tsaka lang mo hihingi, no, ng o maggagawa ng public apology. So sa mga nagsasabi naman po na bakit daw yung iba, or bakit daw tawag nito, meron mo kasi na nagsabi, nag-post ho kasi si Sangkay, meron siyang pinost sa kanyang community na kung saan meron ho siya doon pinaparinggan ng tao, meron ho siya doon, sabihin na natin, tinutuligsa, ganun ba? O, sabi nag-sorry na daw siya, no? Nag-public apology na daw siya, pero bakit ganun pa rin ho ang inaasal niya? So, lilinawin po natin yan, no? Matagilid na naman yung camera ko. So, gusto ko lang pong linawin ang bagay na yan. Kung uulitin po natin, no, itong yung sinabi ko kanina na may mga tao lang po, no, piling tao po yung binigyan po ni Sangkay ng public apology, o yung nakatanggap po ng kanyang public apology. Piling tao, kaya nga po pinangalanan niya, no, yung mga specifico, in-specify niya yung mga tao na hiningian niya po ng paumanhin sa kanyang mga nabitawang salita o mga nasaktan niya, o nasaktan man niya mga kalooban. So, pero yung ibang tao po, no, gaya po nung pinos niya, kung sino man po yun na pinapahapyawan niya, no, na pinapahagingan niya, hindi po yun saklaw, no? Hindi po yung saklaw ng kanyang public apology. Ano po? Kaya kung makikita po ninyo, yes, kung atin pong aanalisahin, pag-aaralan po, opo, si Sangkay po ay nag-public apology. Pero hindi dito sa mga taong ito na hindi niya mga binanggit, no? Hindi niya in-specify yung mga pangalan. Alam niyo naman po yan kung sino yung mga taong yan. Doon po siya hindi humihingi ng paumanhin, sapagkat ulitin ko nga po, yun po ay kanyang kagustuhan. Personal niya ho yung desisyon, ano? Kaya po sa mga tao diyan na nakita lang po yung isa, yung bagay na bakit nag-sorry siya, pero bumabanat pa doon sa kanyang post sa community niya, ibang usapan po yun. Ano? Ibang usapan po. Ibang istorya naman po 'yun, ano? Ibang kwento naman po 'yun.
So, sana po ay naunawaan po ng iba. Ayan, maraming salamat po syempre. Marami pong nakaunawa doon po sa ginawa ni Sangkay Loans TV. Oho. Eh, ilan lang naman po yung mga hindi nakaunawa dyan, no? So, sa lahat po ng nakaunawa, maraming salamat po sa inyo. Patuloy po nating suportahan si Sangkay, no? At ang ating mga ibang kasamahan na mga reactor. Na ang tanging nga ng hangad lang din naman po ay katahimikan ang bawat panig, no? Na tanging hangad din naman po nila ay maging maayos po sa kalingap, ano? Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa inyong walang sawang panonood po ng aking mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong suporta na ipinapakita po sa aking channel. Yan. Maraming salamat po sa inyo. At muli, hanggang dito na lamang po ako. Ano? At magkita-kita po tayo sa aking susunod na mga video. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Dindo Balyaw. See you next time.